Ayun na nga po guys, maikwento ko lang po sa inyo na bagong dating po niyan si Papa galing sa isla. At tuwang-tuwa naman yung pamangking ko dahil paminsan-minsan lang kasi nagpupunta dito si Papa siguro mga once to siguro mga 2 weeks bago pa ulit siya nakabalik niyan kasi nga na doon po siya sa may isla namin nakatira. So, pagdating namin guys, sinabi ni Papa na siya daw ay namanti. At, yan nga po yung huli niya na isda galing sa isla Talim Island, Binangon, Rizal, Sapang. Tapos, sabi nga ni Papa ay, ang kasama daw niya pamamanti ay si Kuya Bangga. At yan nga po yung nahuli nila. Fresh na fresh po yan guys. Galing sa Sapang, Binangon, Rizal. Normally talaga kapag nag-iihaw kami, nilalagyan namin siya ng kamatis, 'di ba? May kamatis sa loob at nilalagyan din namin siya ng sibuyas, kamatis, tapos meron ding calamansi. Pero nung time na 'yan, sabi ni Ate, biakin na lang daw, tapos lagyan ng sili, tapos lagyan ng magic sarap, tapos asin lang, masarap daw. So, nung tinikman ko naman guys, napaka-perfect ng lasa niya, napaka-sarap. At kung matitikman nyo, talaga namang yung ismoke niya, kakaiba sa panglasa. So, ayun na nga guys, before pa niyan, sabi ko, nakadating na niyan si Mama, sabi ni Mama, o sige, bago pa yan, ilagay sa rep, mag-ihaw muna tayo. So, ayun na nga, sabi ni Mama, kaya, sabi ko, ibibideo ko nga to guys, para naman ma-share ko sa inyo. So, ayun na nga, nung time na yan guys, naaamoy ko na yung usok sa buong bahay. Tapos sabi ko, mag-video-video muna nga ako. Tapos, i-video ko si Papa. Sabi ko, Pa, isha-shout out kita kasi, nagdala ka ng isda. So, yun nga, ayaw na nga niya magpa-video. Pero yung pamangkin ko, gusto naman daw niya. Ay, sabi ko, sige na nga, iwan ko na kayo dyan sa kwarto at lalabas na lang ulit ako para tingnan ko yung iniihaw ni Mama. Sabi ko. Tapos, ayun na nga, guys, nung nandiyan na ako sa parang hindi na ako talaga makatiis kasi naaamoy ko na siya. So, ayun na nga guys, kakatapos lang din namin yan maglaba. Dahil yung mga bed sheets, yung mga kasi maganda yung araw niyan guys. Tapos, nung pagpasok ulit, nakita ko na naman yan. Madami kasi yung isda na dala ni Papa. So, yung mga fresh talaga ng mga malalaki, inihaw namin. Tapos yung mga maliliit, ibinabad namin sa suka na may bawang, na may asin. Ayun guys, ang nangyari. So, ayun na nga guys. Nandiyan ako sa may labas. At medyo nagugutom na daw si Papa, kaya umuna na siya pagkain. Kaya naman. Pero bago yan guys, sabi ko, gusto ko bumili ng litsong manok para nga kay Papa kasi nga baka ayaw niya ng isda, baka gusto niya ng manok kasi malapit lang naman dito yung baliwag litsong manok. Kaya sabi ko, ibili ko siya. And then, pagpunta ko dyan guys sa may kusina nga ay nagre-ready na nga kami. Meron na dyan mga coke, meron na mga, diba masarap sa inihaw yung may coke. So, ayun na nga guys. Nung paglabas na namin dyan, ayan, nandiyan na nga rin yung jowa ko at iniinggit ko na siya sa mga pagkain namin. Char lang. So, ayan na nga guys, sabay-sabay kami kumakain. Ang sarap ng feeling na sabay-sabay kumain, sabay-sabay nagkakwentuhan, sabay-sabay nagchichikahan. Tapos may Coke, may Pepsi ba? Ewan kung anong. Basta may soft drinks kami dyan, guys. So, ayun na nga, guys. Hirap na hirap ako dyan sa camera ko na yan. Kung ano ba naman sabi ko, i-video-video ko nga.
Eh, kaso wala akong mapaglagyan, guys, ng camera. Sabi ko, isasama ko nga kayo dito, guys, sa vlog ko na to. Pero, yung camera ko naman, hindi nakikisama. So, ayun na nga, guys, nandiyan na si Mama at sumusubo na rin siya. At tapos na nga rin ng pagluluto. At, ayun na nga, guys, yung bangus na napakasarap. Sabi ko nga, guys, sabi ko, pag kumain kami niyan, gusto ko yung meron din yung binabad. Kasi nagbabad na si Mama. Sabi ko, kahit hindi pa masyadong babad, magprito ka na ma. Kasi parang gusto ko rin naman ng piniritong bangus at may inihaw na bangus. Ayan. No, kumakain kami dyan, guys, meron kaming mangga, meron ding itlog na pula, itlog na maalat. Yun, guys, ang aming pagkain yan, time na yan. So, si Mama niya nakakamay, pero si Papa yan, nakakutsara siya kasi hindi siya sanay na magkamay. So, ako, ang ano ko dyan, guys, ang akin naman, ay nakakutsara ako ng time na yan, guys, kasi nga, paalis ako. Kumbaga, parang ayoko muna mag-ano kasi nga, binibilisan ko yung pagkain ko kasi nga, paalis ako niyan eh. So, balik ulit tayo, guys, sa video. Kinabukasan niya nun, guys, at talaga namang medyo nakaluwag-luwag talaga. Kaya, ang ulam talaga namin, guys, ngayong araw na yan ay minudo. O, diba? Naka-LL talaga kami. Pero kasi, diba, guys, nagtitinda din naman kasi si Mama ng ano dyan, ng ulam. Kaya, kapag nagluto siya ng ganyan, ibig sabihin, yung mga customer din ni Mama, mga naka-LL din sila, mga nakaluwag-luwag din. Kaya, sabi ko kay Mama, tinanong ko siya, sabi ko, Ma, anong ulam natin? Sabi niya, minudo. Sabi ko, oh, sige nga, iaano ko nga, Ma. Ibibidyo nga kita kasi para naman may mapanood. Char, joke lang. Para naman may ma-edit ako. So, ayan na nga, guys. Pagkatapos niyan ay nag-gisa na nga si Mama ng sibuyas na may bawang. Tapos, habang binibidyo ko to, guys, si Mama naman nagle-lecture sa akin tungkol sa pagluluto ng mga pagkain. Sinabi niya na dapat daw kapag magluluto ka, isa sa puso mo yung pagluluto mo at dapat lagi mong hahaluin. So, sabi ko naman sa kanya, oo ma, matututo din ako niyan. In times, sabi ko sa kanya, kasi sa ngayon kasi hindi pa ako masyado marunong magluto. Kasi nga, pinapanood-panood ko pa lang siya. Nung time kasi na nag-try ako magluto, guys, medyo nasaktan nga ako dun sa sinabi na hindi daw masarap yung pagkakaluto ko at sinasayang ko lang daw yung pagkain. Pero kasi, guys, pag nagluto kasi ako, iba-iba kasi tayo ng pagluluto ng way. Eh, bakit naman ako ay nasarapan? Sila lang ang hindi nasasarapan sa luto ko. Diba? Kaya, ang ending, ako lang ang kumain ng niluto ko. Shout out sa jowa ko. Char! Siyempre, lahat naman natututunan, guys. Lahat meron ng paraan. At meron na rin naman na YouTube, diba? So, back to the video, guys. Sabi nga ni Mama, kailangan daw ay hinahalo. Hinahalo ng, sabi niya, naalala ko, sabi niya, kailangan daw haluin ang haluin para yung mga flavoring niya ay manuot dun sa laman ng baboy. So, ayun na nga, guys. Back to the video. Naglagay na dyan si Mama ng tomato sauce. Hindi ko na napakita sa inyo. Pero, ang nilagay dyan ni Mama is tomato sauce at saka tomato paste. Half ng tomato paste at nilahat niya yung tomato sauce. Tapos, nilagyan na rin niya yan ng paminta. So, yan, guys, yung carrots at saka yung
patatas, ang ginawa dyan ni Mama is naiprito niya. Nung pagprito niya, guys, hindi ko na napakita sa inyo. Pero, kailangan daw ipiniprito yon bago siya ilagay dyan. So, kung hindi ko napakita sa inyo yung prinito niya, at least naman, guys, yung yan, yung hotdog, napakita ko sa inyo. Yan. Prinito din yung hotdog, guys, kasama ng bell pepper para daw mas masarap. O, diba? Secret niya yun. So, ayun nga, guys. At dahil nga nakaluwag-luwag tayo dahil minudong ulam at ang ulam ng mga suki ni Mama ay minudo din, good news yan. Kasi kuminsan, ang ulam nila mga prito lang muna. Eh, dahil nga nakaluwag-luwag, nagminudo si Mama. Kaya tuwang-tuwa na naman yan sila. At syempre, ako din, guys, tuwang-tuwa kasi masarap ang ulam for today's video. At dahil dyan, salamat sa inyong panonood! Bye!